Diba? Charon ito, charon po itsura. Ito po yung walang harina. Panalo. Magandang araw po mga kabayan. Welcome po sa Pinilangan Lakbay. Ayan, nakikita po ninyo ay crispy, boneless, chicharon, chicken feet. First time. Wala na ako sa sarili ko. Tara, samahan po ninyo ako paano ko po pin-repair po ito. Yan, pagkatapos po ng isang araw na trabaho, meron po kasi dito mga ibang Asian nationalities na talaga naman po nag-prepare po ng mga ready na pagkain, saka yung mga pre-cook. So, pipikapin ko po yung paa po ng manok na boneless po. From Thailand po, kaibigan ko po, papuntaan ko po. Siyempre, mahirap din po yung work po noon, yung trabaho ng paglinis ng paa. Ibig sabihin, marinis na po yung pagtanggal ng buto. Papakuluan po na maayos, isa-isa, you know, diba? Kaya medyo a little bit, medyo man na, pero a little bit, medyo pricey po. Nasa 20 euro po isang kilo. Pero yung normal po, yung maraming buto, mga nasa 8 to 10 euro. Siyempre yung effort, diba? Kaya kapag binya natin ng medyo na mas magandang serving, preparation yung pagkain, siyempre magtatagin tayo ng gasos natin, o gasolina, gas, fuel, kuryente, yung effort. Imagine ilang peraso po yun, gagawin po niya, di ba? Ayan po mga kababayan, dito na po tayo sa bahay. Isang kilo nga po talaga, kung mahigit pa. Ang tindi din po ng pulso ng paglinis po niya. Talagang wala pong buto. Bumis na bulis, ang linis. Sarap. Iprito ko po ito. Gusto ko crispy. Ayan po. Ito po niya parang nabuto pero wala po yun. Sarap. Ayan, naglagay na po ako ng mantika sa malaking wok. Ganyan po talaga style ng wok po na yan, galing France. O di. Alam niyo po ba na ang mantika po dito sa Finland less than 2 euro? O 80 pesos lang po, 70 to 80 pesos lang po isang litro. O di ba? At alam ninyo po ba na ang chicken feet o papo ng manok rich in collagen? Kaya sa may mga kulang po sa collagen, ito po magandang solusyon. Umpisa na po nating magprito. Tandaan po ninyo ha, pag magpiprito po kayo ng mga gusto nyo pong maging crispy, painitin po muna ninyo ang kawali bago kayo maglagay ng mantika, at kailangan mainit din po yung mantika. First time ko pong gagawa ng crispy chicken feet. Sabi niya po, wag na daw ako maglagay ng mga harina para mas masarap. Ito na daw po pagulungin sa harina. Chicken feet daw po. Ito po na resulta, no? Bonglis sa bonglis po talaga. Linis. Kaibigan ko pong tayo, eh. Highlander po, kaibigan ko. Ayan, naprito na po natin itong half kilo. Napansin ko po, para po siyang chicken skin. Ayan, ganda na resulta. Crispy, crispy. Ayan po. Diba? Panalo, panalo na naman ang mukbang po natin. At ang susunod ko naman po, yung aking version. Para po ako nagpiprito ng manok, pinagulong ko po sa harina. Tingnan po natin ang difference. Ito kasi syempre pag naprito, may konting lambot sa loob pero crispy. Crispy outside, soft inside. At hindi po siya masyadong tatalsik dahil may harina. Yung una po kasi talsik ng talsik eh. Walang harina. Po yung na-prito po natin, di ba? Crispy, tingnan. Tingnan po natin ito. Maganda po resulta rin itong ibala sa harina. Matang siya sandali. Para po siyang talagang
legendary na na chicken skin. Yung pangalawa pong chicharon chicken feet po natin ito. Ganda na yung colors yung crispy at medyo soft po inside. Malambot na po yan, syempre pinakaluan na po nung binili ko po. Siyensya na po, ah, malakas po range hood. Rito naman po natin ngayon ay sili. At saka orange sibuyas. I-crispy din po natin yan. Ilan po natin kasi masyado mausok. Balik po natin sa kalan kasi kanina napakalakas po nung kalan. Medyo meat lang po natin saka medyo halu-haluin po natin para hindi masunog. So ang ginawa lang po talaga natin para dito po tayo nag-adobo ng mani. So ito po yung pagtatapis po natin para mas appetizing po tingnan. O di ba? Okay na po, kapag hindi na po nagsisisil o kumikislot, ibig sabihin, nagprito na po ng maayos. At medyo crispy rin po ito. Yung spring onion, saka po yung sili. Ito po yung gamitin natin tapos. Saluhaluin po ninyong ganyan para hindi po masunog. Kasi kapag hinayaan po ninyo, masusunog po yung ilalim o yung other side, pero other side, hindi luto. Lagyan na po natin ng toppings. Dapat po, well-drained po yung toppings. Siyempre, pagagandahin po natin ang presentation. Diba? Kahit sa mga kainan po. Ito siyempre, pag gumawa kayo ng chicharon na paanang manok, mas mahal po ito sa pork dahil boneless. Siyempre, yung amount of work po dyan, yung trabaho. Kaya medyo pricey po yan. Kaya bili ko po dyan eh, 1 kilo, 20 euro. So, kung ibebenta ko po ito, ngayon, mga 30 to 40 euro. Yan, ready na po. Kain na po tayo. Eh, nakalimutan po ako. Lagyan din po natin ng sibuyas na prito. Shallots po ito. Yung pinagpiritohan ko pong mantika, sasalain ko po yun at itatabi ko kasi parang chicken oil na rin po yun. Kain na po tayo. Totoo na po yan. Mabuhay! Yan! Maraming maraming salamat po sa Panginoon at nagsama-sama na lang po. Sana po ay ligtas po ang lahat. Bago tayo isa, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat po. Sa araw po nito, totoo po Panginoon. Po may mga tao po na kahit hindi nyo po kalahi, kahit hindi nyo po kamag-anak, o hindi nyo po kilala, pag pinakita nyo po ang kabutihan ay siguradong magiging kaibigan po ninyo, Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa araw po na to. Kayo na po ang bahala po sa amin. Sinusukun na po namin sa inyo, sa kala ni Jesus. Amin. Sana po natin, magkakaanin ba ako? May natira po ang ano, yung spicy salad. At meron po tayong sarsa dito. Sa lechon sarsa po. Sarap po yan. Tuntuwa po ako, nakakita ko. Suppose po kasi nakaibigan ko pong ano, Thailander. Nakita ko, boneless ano, chicken feet. Sabi ko, sa isip ko, baka talaga siya nag-boneless. Totoo nga siya nga nag-boneless. Kasi wala po nabibili sa shop na boneless chicken. Saka ganyan po, sinicharong ko. Ito po. Yan o. Diba? Charong ito, charong po tsura. Ito po yung walang harina.
Ang tarap. Para po siyang chicharon na yung backbone. Para chicken, di ba? Panaro. At ito po yung may-ari na, di ba? Mindanao Resort. Kung sa serving po, ang bibenta nyo, bang matagal na, ito po manhari na. Kasi po, ito, may hari na magiging manta po yung lasa. Pero napakasal kung serve nyo po sa mga kainan o restaurants. Ako po, panalo. No? Ito po muna akong pineapple juice, 100%. Wala po itong asukal. Masarap. Panalo. Imagine din po ninyo, no? Tsagaan niya magtanggal ng buto niya. Isang araw po yung ngalangala po medyo napaso sa pakbay kasi mainit na mainit. Winner. Sobrang lutong, parang inaalog yung utak ko. Ang ganda, hindi po dito po, may konting kunat, konti lang. Meron pong chicharong baboy. Pero ito, winner. So, talagang super crispy at soft. Best time ko po itong ginawa, naku.
Para kumakain po ako ng back fat. Yung sa chicharong sarap. May kaunting tigas. Parang hindi po yung tigas na hindi nyo pumango. Yung tigas niya, yung lutong. Pag binahin ko siya, ito bonus sa Pilipinas, sinisip ko medyo may kamahalan. Sa trabaho kasi, yung proseso. Kasi kung 10 euro po yung presyo nito, yung may buto pa, tapos malinis na po yun. Baka kulo niya pa, tapos boneless niya pa. Yung sa 20 euro, tama-tama lang po yung presyo niya. At isang kilo po yun. Ang sarap po nitong appetizer sa mga fine dining restaurant. Pwede po yan. O kaya sa mga a la carte. Ito. Ayan ko na natin. Ayan tingin ko na halina. Nagkadilid-dilid lang po siya. Tulam nito. Kapag ito pinulutan, lugi kayo. Ubus agad. Sobrang satisfied po sa result. Sobrang sarap. Nag-enjoy po ako.
Ito mga panlito pong ito malulutong. Murang sibuyas. May prito po kayong murang sibuyas. Low heat lang. Dahan-dahan. Para hindi siya masunog. Pangalo. Hindi pa po tayo tapos. Enjoy po natin. Ayaw po muna mag-ganin. Ang sarap. Yung mga Thai, yung laga po malambot, kinikilaw po nila. Ang sarap. Okay, niluluto nila sa curry sauce. May green, may red, may yellow. Ang sarap. Talagang parang makain ako ng chicharon na maraming laman. Pero hindi siya dry. May konting kunat at konting tigas. Yun po yung gusto ko eh. Pero mas lamang lutong.
po. As in, boneless po talaga siya. Sa summer, order po ako sa kanya dito sa Finland. Iba, iihaw ko po yan yung boneless. Napakasarap. Mamaya po na ako. Meron po akong Baileys. Ah, sa siya lang. Namiss ko po yung Baileys eh. Sumasat po paminsan-minsan. Very rare. Or very seldom. Hindi kararam po talaga. Bago tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaya. Binigyan niyo po sa amin sa araw po na to. Nawa yung bawat isa. Pasalamatan po lahat ng dumarating pong biyaya sa kanila pong tahanan. Maayos na kalusugan, masayang pamilya, buo, may mga uwian, may matutulugan, may mapapagsaluhan, may mga kaibigan na nagmamalasakit. At kung nawalan po silang pag-asa, gabayan po ninyo sila, Panginoon. Alam po namin na nandiyan po kayo para po sa amin lahat na way. Lahat po nadidepress po ngayon dahil po sa panahon po ngayon ay mas magkaroon po ng matatag na kumpiyansa po sa sarili at lumapit po sa mga tao makakausap po nila dahil hindi po nakakababa na pagkatao ang pagkakamali kung may sasabihan po tayo, Panginoon. O kahinaan po ng ating pagkatao, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sunusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Paano po? Maraming salamat na po sa inyo. Oras na ilan sa pinilang lakbe. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Labanan!